Ngayon, si San Pedro, alam natin sa simula pa lamang ay prominente na yung kaniyang papel sa simbahan. They were the first apostles called by the Lord. Kauna-unahan si Pedro, saka ang kanyang kapatid na si Andres, si Santiago, saka ang kapatid nitong si Juan. Pagamat sa isang bahagi ng Ebanghelyo, ang nagdala kay Pedro para makilala ang Panginoong Hesukristo ay ang kanyang kapatid na si Andres. But nonetheless, alam natin na simula pa lamang ang tumatayo ng leader ng mga unang apostol na tinawag ng ating Panginoong Hesukristo ay walang iba kung hindi si Pedro. And very particular, yung kaniyang pagkilala sa ating Panginoong Hesukristo. Very specific. Pakinggan natin yung palitan nila ng usapan ng Panginoon. Who do people say that I am? Sino daw ako ayon sa mga tao? Ano bang palagay ng mga tao sa akin? Ang tinatanong niya ay yung kaniyang mga apostol na palagi niyang kasakasama. At sumagot sila, sabi po ng iba, si Juan Bautista kayo. Alam niyo kung sino si Juan Bautista? Alam po ba ninyo? Siya nga? Ay, sino nga? si Juan Bautista daw po kayo. But you know that Jesus was not John the Baptist. Magkaiba naman sila. Si Elias daw po kayo. Sino naman si Elias? Yung kapitbahay niyo. The prophet that we met in the second book of Kings, Elijah. Di ba? Si Elijah daw po kayo. Si John the Baptist po kayo. Si Jeremias daw po kayo. Alam natin si Jeremias, one of the prophets in the Old Testament. Elijah, ganun din. So, siguro po isa po kayo sa mga propeta. And then, tinanong sila ng Panginoon, kung iyon ang pagkakilala sa akin ng mga tao, who do you say that I am? Sino naman ako para sa inyo? Address to all. But Peter stood up and said, you are the Christ. With certainty, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang ibig sabihin ng Kristo, it is a post-resurrection title given to our Lord Jesus after His resurrection. Ayun ay isang salitang Griego nang ibig sabihin, the anointed one, the Messiah of God, after His resurrection, pagkatapos na siya'y muling nabuhay, napatunayan nila, ikaw po ang Kristo, kayo po ang hinirang ng Diyos, kayo po ang Mesiyas. At ang sagot sa kanya ng Panginoong Hesukristo, and you are Peter. At ang ibig sabihin ng Peter, Petra, rock, and upon this rock, I will build my church. What is that rock? The faith of Peter. That certainty of Peter. Nakilala niya si Jesus. Siya ang Kristo. Siya ang Mesiyas ng Diyos. At sa pananampalatayang iyan, Pedro, na ikaw ang nagpahayag, itatatag ko ang aking simbahan. Kaya mahalaga yung simbolo ng Santo Papa na kahalili ni San Pedro. Na ngayon, ang ating Santo Papa ay si Pope Francis. At dapat magkaroon tayo ng unity, no, to the faith that the Pope professes. Kaya yung union natin. In union with the Pope, ano ba yung discernment ng Santo Papa? Ano ba ang pananampalatayang kanyang ipinahayag? Dahil siya ang nakakakilala kay Kristo. Siya ang mayroong certainty, you are the Christ, the Son of the living God. And because of that faith, we must follow Peter. We must be united with Peter. Kaya nga yung isang dahilan ng pagkakawatak-watak ng mga Kristiyano ay yung hindi nila pakikiisa kay San Pedro. And I believe, deviation yun. Doon sa atas ng ating Panginoong Hesukristo na tayo maging kaisa ni Pedro sa kanyang pananampalataya. Sapagkat siya ang nagpahayag ng may kasiguraduhan
Si Kristo ang Mesiyas ng Diyos. Si Kristo ang tunay na hinirang ng Diyos, ang ating tagapagligtas. Walang ibang nagpahayag noon. Sabihin na natin siya ang leader ng mga apostol. But the question was addressed to anyone. Who do you think that I am? Who do you say that I am? At si Peter ang nagsalita. You are Christ, the Son of the living God. Kaya naman palagi tayong kaisa ni Pedro, sumusunod sa kanya at sa kanyang mga kahalili dahil sa kanyang pagpapahayag na iyon. You are Christ, the Son of the living God. Jesus is the Christ. Jesus is the Messiah. Yun din ang ipinapahayag natin. Hindi ba? Kaya ang tanong ngayon sa atin, who do you say that I am? Kasi pag pinag-usapan natin ang pananampalataya, basic toon, ano yung inyong sinasampalatayanan? What do you believe? Who do you say that Jesus is? No, pag sinabi mo si Kristo ang Mesiyas ng Diyos, hindi kaisa tayo ni Pedro sa kanyang pagpapahayag ng pananampalatayang iyon. Because he articulated that faith. He professes that. Ngayon, pag hindi natin sasabihin niyon, hindi tayo kaisa ni Pedro sa kanyang pagpapahayag na si Jesus nga ang Mesiyas, ng Panginoong Jesus nga ang hinirang ng Diyos at ating tagapagligtas.